Okay, so muli na naman tayong nagbabalik for another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Sa vlog na ito mga kaytubero ay pag-usapan muna natin ang history ng Manila Zoo. Panoorin nyo to. Ang Manila Zoological and Botanical Garden ay binuksan noong August 1, 1958 sa panahon ng panunungkulan ni Arsenio Lacson. Ang Manila Zoo ay itinayo ng isang taon at nagkakahalaga ng higit 1,000,000 piso ang nagastos. Ito ang pinakamatandang zoo sa Asia at ang inauguration nito ay dinaluhan pa ng dating First Lady na si Leonila Garcia. At ito ay may lawak na 51,000 square meters. Noong kalagitnaan ng taong 2000, ang People for the Ethical Treatment of Animals o PETA ay naglungsad ng kampanya laban sa Manila Zoo na nananawagan para sa pagsasara nito bilang bahagi ng pandaigdigang kampanya laban sa mga zoo. Ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa panahon ni Mayor Alfredo Lim ay tutol sa kampanya ng PETA laban sa Manila Zoo. Kaya ang ending, bye-bye PETA. Isa sa mga paboritong makita ng mga tao ay si Vishwa Mali o Mali na nagmula pa sa bansang Sri Lanka na isinilang taong 1974. Si Mali ay isang elepanteng babae na bigay ng gobyerno ng Sri Lanka kay former First Lady Imelda Marcos. Bago nagsimula ang Manila Bay Rehabilitation noong January 2019, napag-alaman na ang Manila Zoo pala ay nagtatapon ng untreated waste sa Estero San Antonio Abad na inilalabas sa Manila Bay, kaya ipinasara ang Manila Zoo. Ayon sa DENR, ang untreated waste na nanggagaling sa Manila Zoo ang isa sa mga pangunahing pollutant sa Manila Bay ng maraming taon. Nang manalo sa eleksyon si Isko Moreno bilang bagong alkalde ng lungsod noong 2019, ipinaayos niya ang Manila Zoo na may budget na 1.7 milyon pesos. Ang bagong Manila Zoo ay muling binuksan sa publiko noong November 21, 2022. Okay mga kaytubero, so nagbabalik tayo dito sa Macario Adriatico and this time tayo ay mamamasyal dito sa bagong Manila Zoo mga kaytubero. Ayan. So labas pa lang talagang makikita mong napakaganda na ng bagong Manila Zoo and
talagang pinag-isipan nila yung disenyo ng zoo na ito. Ano? Ayan. Alam, may parking lot pala rito. Hindi ko alam. So doon pa ako sa Rojas Boulevard nagpark tapos naglakad na ako papunta rito. Ayan. So mayroon pa lang parking, hindi ko alam. Di bali next time alam ko na ano. Ayan. So ulitin ko lang ano, Manila Zoological and Botanical Garden. Ayan. So meron din silang bilihan ng pagkain dito. That's nice. So eto naman yung the aviary. Silip tayo. So ano lang ito? Ah, cafe mga kaijubero. Marami ka nang mabibilihan na pagkain and hindi mo na kailangan lumabas, nandito na lahat. Ano? Ayan. Okay? So pagpasok mo pa lang dito, makikita mo na yung mga bilihan ng mga pagkain. Ayan, dito mismo sa aviary. Buti naman walang music kasi nung nagkaroon ng soft opening dito last year, galing na ako dito, ang lakas ng music kaya hindi ako makapagsalita. So ito yung botanical garden na tinatawag. Ano? Okay, punta tayo doon mga kaijubero. Okay, so another kainan. Ayan, dyan pa rin yan sa part ng aviary. So dito, Primates and Children's Park. Nakakatuwa oh. Mag-isa siya. Mukhang inaway siya ng mga kasama niya. Okay, the Butterfly Garden.
silip lang tayo dito para meron kayong idea anong meron dito sa loob. Diana's Corner. Kaya naman pala, maraming mga butterfly dito. For sale ba lahat ito, ma'am? Ah, hindi. Ano? Ah, okay. So, ito parang gallery lang. Ah? Okay po. Salamat. So, gallery lang pala ito. Ang galing ng pagkakaano. Hello, good morning. Ayan, tama na. Hello. So, ito yung mga for sale. Ayan. So, mga totoong butterfly. So dito naman tayo. Mamaya puntahan natin si ano si Mali paglabas kasi doon siya mismo sa may entrance. Ayan. So kung mawawala kayo, meron naman silang mapa dito. Tapos may mga numbering kung saan yung makikita yung mga, like ito, elephant, si Mali. Yung kanina, yung pinasukan natin. Ayan. So, meron kayong guide kung saan kayo pwedeng pumunta or saan nyo gustong pumunta. Ayan. Okay, so ito naman, Reptile House. Mag-blink ka. Kasi baka kalain ng iba, hindi ka totoo. Blink. Blink. Ayaw niya mag-blink. Grabe ho, sumisiksik talaga sila sa mga kasulok-sulokan. Monitor lizard ang tawag. So, ito naman, red iguana.
Ang laki ninyo. Okay, pasensya na kayo mga kaytubero ha. Hindi talaga ako nakaka-appreciate ng mga snakes. Ayan. So I'm sure marami sa inyo ang nakaka-appreciate ng mga snakes, pero kahit anong gawin kong, kahit anong pilit na gustuhin ko ang mga ahas, ay hindi ko pa rin talaga kaya. Okay, so dito sa part na ito, souvenir shops. Silip tayo para may idea kayo kung ano itsura. Hello! So mga staff toys yung mga nandito. Oo, 50 na siya eh. 50. Ang mga elepante, yes. Mali! Come here. Lapit ka dito. Mali! Mali! Grabe, ang tanda na niya. Mali! Sorry, bawal kang pakainin. Hi, Mali! Sorry, wala. Pasensya ka na. Nanghihingi siya ng food. Sorry Mali, wala kaming food. Bawal. Mali, 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 Mali. Okay, so I'm sure marami sa inyo magtatanong paano mag-book, may bayad ba, pwede ba walk-in? Ano? So doon sa mga gusto mamasyal sa Manila Zoo, ilalagay ko yung website dito sa description below. So i-click nyo lang yan and then lalabas yung website kung saan kayo pwedeng book online. Pero pwede rin naman kayong mag-walk-in, kaya lang gagawin nyo pa rin yung registration through online. So iba rin yung price ng nakatira dito sa lungsod ng Maynila at saka outside ng Maynila. Ako kasi taga-Paranaque ako, so ang binayaran ko is 300 pesos. So ako, ilalagay ko na lang nga dito sa screen para sureball tayo. Ano? So ulitin ko lang, ano, para makapasok kayo sa Manila Zoo, kailangan nyo ng QR code. So paano nyo makukuha yung QR code? Ilalagay ko dito sa description below yung mismong website kung saan kayo makakakuha ng QR code. Ayan. So maraming salamat sa lahat ng nanood ng vlog na ito, at kung ikaw ay bago lamang sa aking channel at nagustuhan mo naman itong ganitong klase ng content, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe. Tapos i-click mo yung bell button na makikita mo dyan, i-click mo yan para every time na mag-upload ako ng mga bagong videos, manonotify kayo. Ayan. Again, maraming salamat sa inyo.